Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. So palakpakan muna dyan, no po. So, wow, grabe, ang dami natin, no? Nagsisimula pa lang yung presentation natin, pero punong-puno na, no? So, bago ako magsimula, may tatanong muna ako dito, no? May tatanong ako sa inyo, no? Sino po dito yung hindi pa member? Taas kamay! Yung hindi pa po member, wow! Ang dami nating biktima today! Palakpakin nyo sila! No po, hindi, joke lang, no? Ang dami po nating mga naimbitahan, ang dami po nating guest today, no? So, congratulations po sa inyong lahat. Ngayon pa lang po, kino-congratulate ko na kayo. Bakit? Kasi ngayong araw, makakapakinig ka ng isang opportunity na pwedeng makapagpabago ng buhay mo. Okay? So, sino po dito yung mga empleyado? Taas kamay. Yan, sino po dito yung mga empleyado? Sige, wag po kayo maya. Wow, madami. Congratulations po sa inyong lahat, no? Sino po dito yung mga negosyante, taas kamay. Wow, ang dami. Madami din. Grabe, no? And sino naman dito yung mga estudyante, taas kamay. Mga estudyante, mga bata. No po, wow, dami, no? Mga isip bata. Ayan, ah, grabe, ang dami din, no? So again, good morning, no? Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat, no? A fantastic morning sa inyong lahat. So mga mamin sir, bakit po kayo nandito ngayon sa iFern, no po? Kasi ngayong araw, meron po kaming opportunity na gustong ibigay o gustong ipaintindi o i-offer sa inyo. No po? Bakit kanina tinanong ko sino yung mga member na? Bakit kanina tinanong ko sino yung mga hindi pa member? Bakit kanina tinanong ko sino yung mga empleyado? Bakit kanina tinanong ko sino yung mga negosyante? Kasi dito po, mga ma'am and sir, makakakita po kayo ng opportunity na magko-complement sa kung ano mang ginagawa ninyo. Ibig sabihin, pwede sa lahat. Mayaman, mahirap, may buhok, kalbo, no po? Lahat pwede. Bata, matanda, bakla, tomboy, butiki, baboy, lahat pwede. No po? Basta may pangarap. Sino po dito yung may mga pangarap? Taas kamay. Lahat may pangarap. Yan, no, sino po dito yung gustong yumaman? Taas kamay. Lahat gusto. Sino po dito yung gustong umasenso? Taas kamay. Lahat gusto. Ang tanong, sino po dito yung gustong at willing magtrabaho? O lahat. So sabi niyo yan, ha? So wala nang usapan, bentahan na ng package to. No po. So ibig sabihin, no po, so ngayon, mga mamin sir, no po, yung opportunity ng ipakikita namin sa inyo, lahat po ng magsasalita after ko, mga bata, mga estudyante, no? Mga simpleng tao na pogit, maganda lang, pero mas mayaman sa inyo. Wow! Yayabangan namin kayo ngayon. Kaya ngayon, pag di ka nag-member, ang panga-panga mo. Bakit? Yung mga magsasalita sa harap mo, ang yayaman nilang lahat. No? Nagagawa nila yung gusto nila at nagne-negosyo sila at their very young age. No? Lahat po ng nakikita ko kayo, lahat po ng mga nakikita ko dito, ngayon po, mas maraming mas matatanda sa amin. Tama po, ako po ay isang 19, actually, ginawa ko si iFern, no, when I was 19 years old, ngayon 20 years old na ako. No? So, 20, still young. Diba? Ang maganda lang po dito, habang bata pa, yung mga pangarap, no po, na gusto kong maabot, yung mga pangarap na inisip ko nung bata ako, nung mga pangarap na gusto ko i-work out, no, pagtapos ko mag-aral, eh hindi pa nakakapagtapos ng pag-aaral, binigay na ni iFern halos lahat. Yung income na gusto po, na gusto ko pong maranasan, no po, bakit po ako nandito sa inyong harapan, ikwento ko po yung storya ko, para po mabuksan yung puso't isipan ninyo. Nandito po ako sa inyong harapan, no, speaking on behalf of your child, on behalf of your children. Why? Kasi kaming mga bata, no po, pinalaki sa isang community, o pinalikay ng kulturang Pinoy na kung saan ang susi sa pag-angat sa buhay ay pagiging tapos sa pag-aaral. Tama po ba? Yun ang nagpalaki sa amin. Yun yung nakagisnan naming kultura. Pero, meron palang ibang paraan. At hindi pala sapat na tapos ka lang para kayo maman. Diba? Doon, malaki pala ang kaibahan ng fulfillment at satisfaction.
Diba? Malaking-malaki palang kaibahan yung salitang dalawa na yun. Diba? So ngayon, dito sa isi-share naming opportunity sa inyo, no, kahit hindi ka tapos mag-aral, kahit may pinag-aralan ka, kahit professional ka, pwedeng-pwede sa'yo to. Bakit? Kung bibigyan ka ba ng income na 6-digit a month, tatanggihan mo ba? Kung bibigyan ka ng 7-digit a month, tatanggihan mo ba? Ang tanong, sino po dito kumikita ng 1 million pesos sa trabaho nila taas kamay? Wala. So mamaya, abangan mo hanggang dulo yung magsasalita mas bata sa'yo. Yung magsasalita doble yung edad mo sa edad niya. Pero higit-higit na mas mayaman sa'yo. Ibig sabihin, dito po sa opportunity'ng ipakikita namin sa inyo, mga ma'am and sir, e gagawin ninyo o kailangan nyong gawin para sa pamilya ninyo. Lahat ng mga magsasalita dito, walang anak. Kami yung mga anak. Lahat ng magsasalita dito, walang pamilya. Walang dapat buhayin. Pero yung kayang kitain ng mga professional kinikita na namin, kaya namin kumita ng 6 digits a month. Diba yung relo ko po ngayon, 1.3 million. Isa, dalawang taong sweldo mo. Diba, yayabangan kita. Dahil kung hindi mo kayang bumili ng Rolex na 1.2 million o 1.3 million, kailangan mong gawin si Ipern. Bakit? Bakit ko nasabi yun? Tanungin niyo ako bakit. Kasi dito sa Ipern, yung pangarap mong natulog na, yung pangarap mong nakalimutan mo na, ibibigay pa sa'yo. Ito pa maganda doon. Kung ngayon, nagtatrabaho ka para sa pangarap ng anak mo, pangarap ng pamilya mo, hindi mo na iniisip yung pangarap mo, kapatid, dito sa Ipern, ibibigay sa'yo pangarap mo at pangarap ng buong pamilya mo. Pakinggan mo lang, maging open-minded ka lang. Kaming mga estudyante yung magsasalita ngayon, o kaming mga bata, hindi na pala estudyante, no, mas mayaman na kami sa teacher namin. Kaming mga bata na magsasalita sa harapan ninyo ngayon, di ba? Walang pamilya, kayo meron, mas kailangan nyo si Ipern kaysa sa amin. Tama? Kami, bumabangon kami para sa sarili lang namin. Tama? Kayo, bumabangin kayo para sa pamilya nyo, para sa anak ninyo. Ngayon, ma'am and sir, bago ko ipasa yung mikropono sa susunod na speaker, ang tanong ko, sino po dito yung mga may anak, taas kamay? Lahat, marami. So lahat kayo, matatanda. Ang tatanda nyo na, pagagalitan namin kayo. Diba? Na po, lahat kayo may pamilya, may dapat buhayin, tama? Ito po, I'm speaking on behalf of your children. I'm speaking on behalf of your child. Paano kung yung anak mo sinabi sa'yo, ma, pa, gusto kong mag-abogado. Ma, pa, gusto kong mag-doktor. Ma, pa, gusto kong maging astronaut. Ma, pa, gusto kong maging piloto. Ito ang tanong ko sa iyo. Anong isasagot mo sa anak mo? Ano? O yan. Yan, aanak-anak ka, tapos di mo kayang pag-aralin ang kakapal ng mukha nyo. Hindi, joke lang. No po, what I'm meaning to say, no po, that's the reason bakit ako nasa Ipern. Nung sinabi ko na gusto ko mag-aral ng magandang kurso, wala po kaming kakayanan. Hindi po kaya ng magulang ko. Kaya nagpursige po ako sa Ipern para yung gusto kong kitain, yung gusto kong future makuha ko. And good news, nakuha ko siya ngayon. Ikaw na nanay, ikaw na tatay, ikaw na ama, ikaw na ina, kapatid, kailangan mong gawin yung opportunity na to, hindi na lang para sa'yo, kundi para sa anak mo. Hindi kasalanan ng anak mo na mahirap ka, pero bakit ginawa mo siya? Hindi, wag mong ipamana yung kahirapan na meron ka. We all deserve better life. We all deserve
no, ng magandang buhay. Ang tanong, ang problema doon, ikaw mismo hindi mo pinipili yung magandang buhay. Ikaw mismo hindi mo ipaglalaban yung pangarap ng anak mo. Tinanong ko kayo kanina kung ano sasabihin ng anak, sa anak nyo. Kontento niya kayo sa sasabihin yung wala kayong pera? Bakit wala ba kayong paa? Bakit wala ba kayong kamay? Bakit wala ba kayong kakayanan? Ikaw mismo na magulang ang humihinto sa pangarap ng anak mo. Ikaw mismo na magulang ang pumipigil para sa future ng anak mo. Hindi mo alam, responsibilidad mo yun. Ang saya-saya mo nung ginagawa mo siya. Tapos nung gusto lang naman makapagtapos ng anak mo, hindi mo kaya. Tapos yung gusto lang naman maabot ng anak mo yung pangarap niya, hindi mo kaya. Ngayon, mga ma'am and sir, itong opportunity na ibibigay namin sa iyo, buksan mo lang yung puso't isipan mo. Kaya mong pag-aralin yung anak mo sa kahit anong paaralang gusto nila. Keber kung matanda ka na. May kasama ko ngayon, no po, senior citizen, kumikita ng 100,000 a month. Kung yung senior citizen nga, pinaglalaban yung pangarap ng anak niya, bakit ikaw, hindi pa puti yung buhok mo, hindi mo ipaglaban yung pangarap ng anak mo? Kasi ikaw mismo, kontento ka na sa pagiging mahirap. Ayaw namin yun. Ayaw naming maging mahirap katulad mo. Kaya please lang, ikaw ang magsimula, ikaw ang magpasa ng magandang opportunity sa pamilya mo. Okay? Okay ba yon? So ngayon, ang tanong ko, kung bibigyan ka ng opportunity na mabago yung buhay at mabigay mo yung pangarap ng anak mo, tatanggapin mo ba? Tatanggapin mo ba? Papakinggan mo ba? Gagawin mo ba? Sabi nyo yan. Kayo nagsabi niyan. Pag ikaw, hindi mo papakinggan yung opportunity ibibigay namin sa'yo, pag ikaw, hindi mo gagawin o isa sa puso yung opportunity na ibibigay sa'yo, kapatid, mamamatay kang mahirap at pwedeng manahin ng anak mo yung pagiging mahirap. Kapatid, hindi lang kayamanan ang naipapamana, pati utang. Kung ikaw, hindi mo break yung poverty, ipapasa mo yan sa anak mo. Kaya kung meron kang kakayanan, ngayon pa lang, baguhin mo na. Okay? So, hep, hep! Hooray! Hooray! No po, so hindi ko na-explain yan. Ay, pinakita pala nila. No, ito na lang, para ma-inspire ka. Kinita ni Upline Matthew last year, 2,171,000. Kung empleyado ka, kapatid, bago mo kitain yan, 10 years and 6 months. Pero si Upline Matthew kinita po sa loob ng isang taon. Hindi pa yan yung gusto kong pangarap. Ay, hindi pa yan yung gusto kong income. Ang gusto kong income, 50 million per year. Diba? Kung gusto nyo ng 50 million per year, kapatid, dito sa iPern, kaya nyo yan. Okay? So, hindi ko na patatagalin. Ready ka na bang papakinggan yung opportunity na gusto namin i-share sa'yo? Bukas na ba yung puso't isipan mo? No, bukas na ba yung puso't isipan mo? Ready ka na bang pagalitan ng mga bata? Kung ready ka na, ipakikilala ko na sa'yo yung susunod na speaker sa akin. Tatlo yung mapapakinggan nyo ngayon, by the way. Ano ba yung gana ba katatag yung kumpanya na kabibilangan nyo? Ano yung mga produkto at paano ka payayamanin nito? Ngayon, to begin and to start, no po, para i-share sa inyo yung company profile. O, gano'ng kaganda yung business ni iFern? Gano'ng katatag yung negosyo ni iFern? Ito po, no po, kaklasiko to, way, way back pa elementary. No po, so kung ako, huminto sa pag-aaral to, hindi pa eh, kinukonvince ko na, ang tigas ng ulo eh. No? Sabi ko, di kaya yaman dyan. Diba? So, pakikilala ko po sa inyo, no po, kaklasiko siya since elementary pa, pero ngayon kasama ko siyang gawin yung negosyo. And siyempre, we're building business together, no? Na po, my partner na po, girlfriend ko po siya, no po? So, siyempre, kung
gagawin mo na lang yung negosyo, idamay mo na yung mga mahal mo sa buhay. No? So I want to introduce, no po, our team builder, no po, no other than Upline, Mary Joy Baelio. So palakpakan po natin.